Sa unang pagbasa, narinig po natin na ipinahayag ni Propeta Jeremias ang kadakilaan ng Diyos na nagliligtas sa mga taong inaapi at ginagawa ng masama. Kaya kung ikaw, piling mo pinagtutulungan ka, sinisiraan ka, ang pangako ng Diyos, ililigtas at ibabangon ka ng Diyos balang araw. Huwag mo lang papatulan. Kasi kapag pinatulan mo yung naninira sa iyo, ay dadalawa na kayo. Ililigtas ka ng Diyos kapag ikaw ay inaapi at ginagawa ng masama. Sa ikalawang pagbasa, narinig po natin kung gaano kadakila ang kapangyarihan at grasya ng Diyos. Kung napakalaki ng pagkakasala ni Adan na halos ikamatay ng buong sangkatauhan, ito namang bagong Adan, si Hesukristo, napakalaki ng kanyang grasya at kapangyarihan at tayo ay naligtas. Higit pang makapangyarihan ng Diyos kaysa sa masama. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin, huwag daw po tayong matatakot sa maaaring pumatay ng katawan o nakakasira ng katawan, ngunit hindi makakasira ng kaluluwa. Mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya ninais niya na ang bawat isa sa atin ay lagi niyang makapiling hanggang sa wakas. Ang sabi niya, kung ano ang ibulong ko sa inyo sa dilim, ipahayag ninyo sa liwanag. Sa mangkatawid, nais ng Diyos na sa gitna ng ating mga kahinaan, ipahayag natin ang kabutihan sa maraming tao dahil nais niya tayong gawing instrumento ng kabutihan. Tayo ay kanyang mga apostol at disipulo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Pero hindi naman literal lamang na salita lamang ang ating sa salita lamang tayo magpapahayag sa pamamagitan ng ating mabuting halimbawa sa ating mga anak, sa loob ng pamilya, sa ating kasama sa bahay, kayo din sa opisina o sa lugar ng ating pinagtatrabahuhan. Kung tayo ay gumagawa ng mabuti, isa na itong pagpapahayag ng mabuting balita ng Diyos at ng Kanyang kaligtasan. Hilingin natin sa pagdiriwang ng ating banal na misa na naway huwag tayong matakot na gumawa ng mabuti. Magkaiba ang pakikisama sa pakikisama dahil minsan may mga tao na napipilitang gumawa ng masama dahil nakikisama. Kaya lang ito'y kanilang ikakapahamak. Wala namang masama. Kung sa tingin mo ikaw ang totoo at gumagawa ng tama, manatili ka at nag-iisa kang nakatayo. Ang paggawa ng mabuti, hindi po unitarian. Ito ay individual responsibility. Kaya naway sa pagtanggap natin ng Eucharistia, mapanindiganawa natin ang dakilang pangako ni Kristo na magkasama-sama sa kaharian ng Ama at doon niya tayo ipagmamalaki at ipapahayag bilang mabubuting anak ng ating Amang nasa langit. Amen.